Terrence Romeo. Isa sa mga pinakamararaming fans sa PBA, pero isa rin siya sa mga pinakakinaayawang mga players sa liga. Kumusta na nga ba siya? Ngayon ang unang season ni Terrence Romeo dito nga sa SMB, pero parang hindi nga siya naninibago dahil nag-average agad siya ng almost 16 points per game sa loob lamang yan ng mahigit 20 minuto kada laro. Makikita talaga natin na komportable siya sa sistema ng San Miguel at komportable rin siya sa kanyang mga bagong kakampi. Matatandaan natin na nakaalitan niya ang ilan sa mga kakampi niya ngayon, pero kinalimutan na nga nila yan at sa halip ay nagtutulong-tulong silang makamit ang kanilang goal talaga ngayong season. Well, ganoon naman talaga dapat, di ba? Kung sakaling niyang mag-champion muli itong SMB ngayong season, ay yun nga ang kauna-unahang kampiyonato nito ni Terrence. Dahil hindi nga naging successful ang kanyang mga naunang taon sa Global Port at TNT. Kung sa award lang, ang daming nakamit na award nito ni Terrence. 5-time PBA All-Star, 3-time All-Star MVP, PBA All-Rookie Team, 3-time PBA Scoring Champ. Yun yung mabigat, 3-time Scoring Champion. Magkakasunod pa yun, ha? Ang kaso nga lamang ay mukhang malabo niya na or malabo niya pang makamit ito muli dahil nga sa mga minutong nakukuha niya sa ngayon. Pero sulit naman siguro kahit na mahigit kalahati ng laro ay nakaupo siya sa bench kung makakamit niya naman ang kanyang unang kampiyonato. Isa ako sa mga magiging masaya para kay Terrence, lalo pa nakikita ko rin na talagang nag-enjoy siya ngayon sa kanyang bagong koponan. Maraming nagsabi noong nalipat siya sa SMB na ito na ang kanyang last chance para mapatunayan ang sarili niya. Pero siguro mas magandang sabihin na bagong simula ito para nga kay Terrence Romeo. Sa totoo lang, ngayon ko lang nakitang ganito kasaya si Terrence Romeo at ganito kapursigido. Kasi sa team ng SMB, kung tutuusin, hindi na siya kailangan talaga eh. Kaya kailangan niyang mapatunayan na makakatulong talaga siya sa kanilang koponan. Kaya nakita natin ngayon kung gaano kalaki ang ipinayat ni Terrence. Kasi nagpakondisyon talaga. Minsan din, nababalitaan ko na 1 hour before call time ng SMB, nagsushooting na to. Prosigido talaga, mga pare ko. At gusto niyang mapatunayan muli ang sarili niya sa mga PBA fans. May nagawa man siyang mali noon, ay unti-unti naman nating nakikita ngayon na nagbabago na si Terrence. Siguro, nakadagdag rin na may anak na siya ngayon at gusto niyang maging magandang halimbawa para sa kanyang anak. Diba? Pero yun nga, mga pare ko, tingin ko, ngayong World Cup, deserving si Terrence na makapasok sa ating Gilas line. O kung hindi pa man siya deserving sa ngayon, ay sana mabigyan siya ng chance mapatunayan sa practice ng Gilas na deserving siya. Kaya sana ay mapasali siya sa ating Gilas pool kung pwede man. Well, napatunayan niya na ang sarili niya sa international competitions, mga pare ko. He played against Parker, Dellavedova, at iba pang mga magagaling na international players. Talagang veterano na to, mga pare ko, sa mga international games. And I think, hindi naman yung bakaw-bakaw yung issue ni Coach Yang dito kay Terrence Romeo eh. Diba kinuha nga si Pringle ng 5th window na halos kasing takaw sa bola ni Terrence? Or mas matakaw pa? Kaya ang tingin kong rason kung bakit hindi siya kinuha ni Coach Yang ay siguro yung personal reasons ni Coach or dahil may mga nakaalitan si Terrence sa ilang mga TNT players na nasa Gilas Pilipinas ngayon. Ayokong magbigay ng mga pangalan pero may players sa Gilas ngayon na napabalitang nakaalitan ni Terrence sa practice ng TNT at may isa rin na hiniling na mawala si Terrence sa TNT o kung hindi, ay siya ang aalis. Pero ewan natin, mga pare ko, ang hiling ko lang ay sana'y mapasali muli si Terrence sa Gilas. At kalimutan na nila ang mga nangyari before. Malaki ang pwedeng maitulong ni Terrence Romeo para sa ating koponan kaya napakalaking bagay na mapasali siya sa ating team. Sa mga hindi nakakaalam, noong naglaro siya ng first round ng Asian Qualifiers, 6 assists ang meron siya noong kontra Taipei at 5 assists naman kontra Australia. Yun ba yung bakaw? Ewan, pwede nating sabihin na dati ay sobrang takaw talaga sa bola ni Terrence pero ngayon, mahirap na sabihin yan dahil nag-matured na talaga si Terrence Romeo. Konti na nga lamang rin showtime niya ngayon, diba? This is a different Terrence Romeo, yet the same. Matinik pa rin sa opensa, pero mas mautak na. Kaya sana talaga, mga pare ko. Siya pa rin yung taong napabilib si Jordan Clarkson. Siya pa rin yung player na umiscore ng 22 puntos in a quarter. Siya pa rin yung 3-time PBA scoring champion. Siya pa rin si Terrence Romeo. One of the best players in the PBA today.
Like the video mga pare ko, kung gusto nyong mapasali si Romeo sa ating Gilas team. Mag-subscribe na rin sa ating channel at click ang notification bell button para walang malampasang videos. This is Double Gameplay. Thanks for watching, pare ko.